nyo rito yung somewhere, somehow, sometime in your life, maaaring hindi na ngayon, ha? Naka-experience ka ng bitterness. Ang bitterness pala, tinik, nandyan siya, it bothers you, it troubles you, but you're just denying it. Ganyan tayo eh, nasaktan na, ayaw pang aminin. You cannot be healed until you admit. Aminin mo na, nasaktan ka. Huwag mo sabing, wala to, nothing is impossible for God. Talo. Totoo naman, pero nasaktan ka. Aminin mo na, God cannot heal you until you admit. God cannot change you until you admit. In fact, it is not wrong to be hurt, but it is wrong to stay hurt. Pero buti na lang, kahit nasasaktan, lumalaban pa. Kasi maraming iba, nasaktan, ayaw na. Pero buti ikaw, nasaktan ka, nagwo-worship pa, uma-attend pa, nagtataas pa ng kamay. Maraming tao, pag nasaktan, pag na-offend, wala na. Umaalis na ng church, napupunta na kung saan-saan. Mga kapatid, lalo kang na-offend, lalo kang nagiging bitter, lalo kang nagkakaroon ng kung ano, resentment, lalo kang lumapit sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na to, tanging Diyos lang ang pwedeng magpagaling. Lahat ng imposible, pang sa Diyos yan. You will never be healed in public. You can only be healed in private, especially if you are privately alone with God. So healing takes time. Pero I have a good news for you. It can start now. Always remember, when life hurts, God always heals. God always forgives. God always redeems. God will always restore.